na tayo sa drafting phase para makita natin kung paano nga ba magpa-pan out ang game sa to. Sinabi mo kanina no, na on the side of Smart, Omega, Neos, and both for Echo, pareha silang nagre-rely on the mid, early to mid stages. Uh-huh. No? Kaya naman, binana nila yung Fanny and 1-1. I think for the side of Echo Proud, hindi pa talaga nila ino-open tong 1-1. Kung na-open man nila, probably isang beses lang. 80% yung chance na na-open nila itong 1-1. Gusto ko yung punong-puno talaga tayo ng statistics. True. Statistically speaking for today. At ganun-ganun na lang kasi we are already, sabi mo nga pagpasok natin, no, 2 weeks na tayong nandito sa MDL Philippines at talagang unti-unti na talaga nating nakikita yung identity ng mga teams natin. Pero hindi pa rin sobrang daling basahin kung tutusin. Kasi katulad na lang ng Smart Omega News, ang dami pa natin sigurong hindi nakikita galing kay Coach Imba DJ na posibleng makakita na naman tayo ng panibago ngayon kasi ang bilis, tapos na ang ating mga bans para sa ating first banning phase at nandito na tayo agad sa first picking phase natin para sa side ng Smart Omega News. Puro utility roamers and mid halos ang nakikita kong nawala para sa side or tinanggal nila rather. So, kapareho lang nung ayaw nila nung ayaw ng Echo Proud nung lumilipad na 1-1. Yeah. Ayaw rin ng Smart Omega News yung literal na sobrang laki ng impact sa mga kakampi. Katulad na lang ng Divine Judgment at nung Cult Altar. Oo, yung mga ulti-dependent na mga heroes, probably I feel like on the side of Smart Omega News, isa sa mga priority pick nila ngayon ay yung Eve or yung Carry or yung mga gold laners na kailangan ay sobrang ma-feed. Kasi kung, ayun, Kadita. Wala sa mga nabanggit. Pero yan din. Probably may mga nasa strategy si Coach Imba DJ kasi Kadita against an Eve, sobrang bongga. Diba? Kung ma-open man yung Eve, kumbaga dededmahin nila kasi kapag nag-Starlight, Petrify, Tidal, ay, Graph Waves, shigpay agad yung Eve. Kaya naman yun. Mahihirapan, no? Lalo na, or sabihin lang natin, ma-Breath of the Ocean siya kahit na nagka-cast siya nun. Hindi niya magagawang bagsakan yung tiles. So, malaking bagay na agad na parang in-anticipate na rin naman nila yung train of thought na yon by securing the Kadita instead of any other mid laners na posibleng mahirapan katapat nga ito. Ika nga nang sinabi mo. Whereas for Echo Proud, very interesting, masisecure din naman nila yung Valentina. Mm. So, hahawakan na naman ito ni KLBJ. At talagang nakita rin natin kung paano napapagana ng teams natin yung Valentina ngayon, no? Parang, lalo na kung let's say ang Valentina to kumuha ng flicker, pwede rin siyang manggulat with the Rough Waves kapag kinopya niya later on. Totoo. Yung Rough Waves din ng Valentina, kahit walang Petrify, no? Assuming na magkaroon lang ng isang CC yung side ng Echo Proud, bongga na yun for them, eh. Mm-hmm. Kasi malakas yung damage ng Valentina, tapos nahahighten pa niya yung damage ng mga ultimate na kinopya niya. Pero meanwhile, for Smart Omega Neos, kaya ako napawaw dun sa Edith kasi Echo Proud yung nagpipick niyan last week. 100% participation, pick rate sila kasi pinangangounter nila yan sa Lapu-Lapu. Sila naman ngayon ang na-counter with this Edith pick and isa rin itong hero na sobrang taas din ng win rate so far kapag ka napipick siya dito in the recent matches na napanood nga natin dito sa MDL Philippines rather. Pero so far medyo nakikitaan natin ngayon no na very heavily reliant on magic damage ngayon so ang lineup ng Smart Omega Neos. Kaya naman parang doon pwede nating masabi na mas magkakaroon ng advantage dito ng Echo Proud kung mag-stick sila sa ganitong klaseng lineup kasi hindi na nila kinakailangan mag-isip ng iba pang defense items pa pwera nga doon sa mga magic defense items na pwede nilang i-pick up later on. And ngayon, so far, doon naman sa side nila, medyo balance pa as of now kasi kinuha pa nila yung Claude katapat netong or as their gold laner. Oh, para din masiguro capitalize nila, 'di ba? Sinabi natin kanina na sobrang reliant ng Smart Omega Neos sa magic damage. Echo Proud can ban mga assassin kasi kilala din natin si yung jungler ng Smart Omega Neos bilang isang assassin gods. Kumbaga si MP the King. Nakita na natin 'yan. Ngayon, yung last week, yung natalong game ng Smart Omega Neos, naka-Balmond. Balmond. Si MP the King. So probably, isa sa... Ayun, kaya ayun nga nag-Lancelot ban. Kasi wala. Parang para ilimit na at ituluyang i-capitalize yung lead na meron ng Echo Proud.
yun na yung isa sa mga rational point of view na pwede nilang gawin. Iiban yung mga assassin ni MP The King. Parang mapilitan siyang walang gamiting hero. Mm, dahil parang yun din ang pinakagana eh. Para sa side ng Smart Omega Neos. Tignan mo naman, pati Hanzo. Tinanggal na rin dito ng side ng Echo Proud. Ayaw talaga nila bigyan na itong mga junglers na ngayon ay unti-unti talagang bumabalik, or kung hindi man bumabalik, medyo talagang umaangat na in terms of pick rate ang side ng Smart Omega Neos, or eto nga si MP The King, sabi mo ah. And para randa naman sa side ng Smart Omega Neos, ayaw nila ng roamer na hindi lang tulad ng Kaja na napakataas ng utility. Ito rin Natalia na possibly sobrang maging problema kapag kaginulo later on. Eto nga si MP The King na sabi mo, napakataas ng chances na mag-secure ng isang assassin jungler. So maganda kung ma-cancel out nila or matanggalan nila ng opportunity yung Echo Proud na maging aggressive during the early game. Hilda. Katulad na nga niyan, tinanggal na rin yung Hilda dahil ito yung isa sa mga roamers na talagang napakahirap tapatan kapag ka-assassin jungler ka. Oo. Kumbaga plano talaga siguro nila, I feel, mag-assassin jungler. Kasi kung magta-tank jungler naman yung mga yan, or yung mga fighter, hindi naman yan kailangan magban ng mga Hilda kasi kahit guluhin sila ng guluhin ng Hilda, carry nila i-sustain, di ba? Parang dead mata, ate, laban. Yun, kaya siguro yun yung mga train of thought coming from Smart Omega Neos. Pero kasi, pwede din nila i-flex pick pa yung Harith. Pwede ding i-jungle pa. Pero hindi pa natin nakikita so far. Pero sa RG, nakikita ko na yun eh. Pati nga edit. Oo. Hindi natin. Actually, medyo flexible pa nga talaga kung tutusin ngayon yung lineup ng Smart Omega Neos eh. Pero Echo Proud with the Smarties, no, parang hindi na niya magiging problema kahit ilan pang crowd control ang ito ngayon sa Smart Omega Neos. Kasi kaya niya lang yan sayawan, maya't maya. Siguro ang pinakamag-iingat lang later on para sa Echo Proud, eto nga Claude, no, kapag ka nag-Blazing Duet siya papasok dahil nandyan yung potential na ma-cancel out with the Onward or yung knock-up na meron dito yung ET. Oh, Books. Grabe. Inano mo yung ulamay isa? Yun nga, pero yung Martis, maganda kasi displacement, especially for a Kaditana. Uy! Wait lang. Okay. Especially for a Kadita na kailangan mag-rely sa positioning sa kanyang, sa positioning, sa bush positioning. Pero ito na, Smart Omega Neos, Roger. Ang tagal ko hindi nakakita ng Roger. Sa RG, hindi ako nakakakita ng Roger. Sa MPL, hindi ako nakakakita ng Roger. Okay. Kakaiba to. Parang nakita ko to hulil. M3. Yun naman. Ginamit ni Moba Zane. Tama. Hindi tayo nagkakamali. Nagugulatin nga tayo ni Coach Imba DJ. Kasi kung hindi man literal na assassin jungler, Roger pa din na ito eh, naayaw mo pa rin talaga na magulo kung tutuusin. So, understandable na tinanggal nila yung mga panggulong roamers later on. Pero ito nga ang medyo hindi pa natin masabi as of the moment kung sino sa pagitan ng Martis or ng Akai ang magiging jungler talaga dito ng Echo Proud. Though I feel na it might just be the Akai. Oo, pakiramdam ko roamer din yung Martis. Nakita na natin, ay hindi, XP Martis yung nakita natin na nakaraan. Pero, ay, lapo din pala sila. So, ang daming fighters ngayon ng lineup ng Echo, wala man sila nung panggulong roamer. Lahat naman sila individually. At saka pangharap sila. Ang brusko nila. Ayun. Parang palag-palag na, no? Kaya kailangan nating maging careful in terms of positioning. Especially dito kay Harith, no? Knowing that kapag nahawakan siya ng mga fighter na yan, lalo na hindi naman pala defense item yung Harith, di ba? Kasi ang goal mo ay mag-dish out ng maraming damage. Mahirapan ka talaga lumaban. Kaya interesting to see kung paano magiging positioning ng Harith coming into this matchup. Yep, and siguro i-expect natin na most likely kinakailangan niyang mag-pick up ng Purify. Trio. Kasi ang daming pwedeng mag-crowd control sa kanya or manghuli. Nandyan yung heavy spin, nandyan yung brainless fighter. At talagang ayaw mo na mapigilan ka sa pagdadash mo bilang isang Harith. Kasi doon mo nga, ika nga rito ni Auntie Anara, madidish out talaga yung continuous damage na pwede mong ibitaw. Especially looking at the lineup ngayon, na parang siya yung isa sa parang pinaka-aasahan mo in terms of yung talagang pang matagalan o pang babad na teamfight damage. Kasi nandiyan man yung Kadita, alam naman natin na yung combo yung or yung parang burst potential niya, yung pinaka-aasahan mo sa kanya. So eventually, kapag ka nagamit na niya yon, hindi mo na talaga pwedeng i-anticipate na
magpapabad din siya. Although si Rena siya, so nagpapabad siguro siya sa... nagpapabad siya sa tuwing... Paano yung babad? Paano yung babad? Ganun lang siya muna. Bakit sabay ba tayo ko lang ginawa? Pero yun, maganda talaga kung nagbababad kasi. Pero, again, kahit magbabad siya, hindi naman niya caring mahuli lahat eh. Oo. Probably huli siya, isa, dalawa. Okay na yun for the team. So, sobrang dependent nila both sa Harith, pati dun pala sa Roger. Probably makikita natin yung M4 Prime skin kasi exciting. Kasi meron yung figurine, di ba? Oo. Nakuha mo ba yun? Hindi. Level 150 yun. Ano kasi yun? Kailangan talaga. Medyo nagtutok ka sa MLBB nung buong kasagsagan na yun. And natin pwedeng i-deny na may kamahalan din. Paldo moments yung mga meron. Okay, kinakailangan na ano, medyo marami kang pwedeng yun, pangkuha. Si Derek OSX yata. Meron ganun. Siyempre, Francis, OSX, Joseph. Iba talaga si Derek. Pero yun nga, coming back into the game, no? Yung lineup ng Smart Omega Neos, pinapatunayan talaga nila yung second keys to victory ni Joshy Cakes kanina. Na for the side of Echo Proud, kailangan nilang maging cautious at maging wary. Wary? Sa mga exotic, pwede nating sabihing exotic and out of the meta picks coming from Coach Imba DJ na pinapagamit niya sa team niya. Kasi sometimes, hindi lang naman talaga meta yung magde-decide sa kung paano ka magpe-perform, di ba? Yes. Maraming factors ang kinakailangan or yung nag-get into play din kapag ka naman talagang nag-draft na rin dito yung players natin. Doon nga sa lahat ng binase natin so far na statistically speaking, no, kakikitaan mo na doon eh. Talaga ng kaunting identity. Yeah. Merong mga paulit-ulit na tayo nakita nilabas. For instance, yung Alice ni Takinaga nga na parang kanina pang ilang beses na nilang nagamit throughout and parang hindi pa siya entirely nasasagot kung tutusin. Surprisingly, no? Kasi parang hindi mo iisipin na isa siya sa mga strategies na parang mapapagana mo the second time around. Pero it did. Whereas para naman dito nga sa Smart Omega News, na-establish nila yung identity nila, yes, pero hindi siya yung tipong identity na may kasamang predictability. Identity siya na parang kilala mo lang sila na ganito sila maglaro, pero hindi mo alam kung sino yung lalaruin nila. Kumbaga, kasi yung fact lang na nakapaglabas sila ng lapo-lapo sa mid, nakapag-hanzo sila sa roam, na by the way, ginagamit na ng mga tao sa RG ngayon. Tinry mo na ba? Hindi pa. Ay, bakit? Susubukan ko muna kasi parang feeling ko, wawarlahin ako ng mga kakampi ko kapag nakita. Bakit ka lang, hanzo? Ganon. Tapos ngayon, yung Roger na matagal na natin hindi nakikita. I mean, gana to, probably like 4 patches ago, 5 patches ago. But in the current meta, in the current patch, medyo mahirap sila ipawork. But then, napagana eh. Kumbaga, at this point in time, may mga oras na comfort over meta talaga yung nangyayari. So, parang ang interesting isipin no, ngayon na parang yung comfort picks ng Omega Neos, kung comfort picks man nila to, mga picks na hindi talaga usually kinukuha. So, papaano na lang talaga pala sila nagpa-practice or paano kaya nag-run, no? Yung mga scrims na ginagawa nila on their individual practice times or yung pagka magkakasama sila na nagpa-practice, no? Pero going back din dun sa idea na paano or medyo nag-think twice tayo sa kung paano magiging effective ang Roger dito, no? Hindi ko rin talaga siya na-encounter so far. Yeah. Like, in terms of yung capacity niya na mag-provide ng katulad ng dati na damage na kapag kami tumatakbong nagwawalang Roger, matatakot ka na, natatakbo ka papalayo. Parang hindi siya yung ganoon tipo ng meta sa kasalukuyan. Minsan kinakabahan ako eh kasi nakapaglabas na nga sila ng tank Lancelot eh, di ba? Paano kaya ngayon na parang nakagulat tayo sa picks nila? Kumbaga parang ano yan eh, parang si Chang eh yung... Ano? Yung... Hey, Roger is coming! Yung mapapagano na lang sila. Pero again, makikita natin kung paano yan lahat mag-play out as we go to the Land of Dawn. Tingnan natin. So, MP the King farming dito sa purple buff agad natin. Medyo, hindi ko alam kung makakatanggap siya ng leash coming from this EV. Pero yun, sa Kadita, makakatanggap siya ng leash. Just to
pabilisin ba yung pag-farmer niya? Kasi medyo item-dependent pa. Pero Bricks, paano yung mangyayari dito sa early game? Pareho nilang kinakailangan nga, sabi mo, ng early leash coming in from their teammates. Siguro mas, kasi pareho din sila na hindi nagre-rely ngayon sa jungle emblem. So talagang hindi natin makikita yung kabilisan in terms of farming. Siguro mas may kaunting kabilisan si JP, etong si Zyda. Ah, si Zyda pala yung naka-jungle emblem. Oo, mas may kabilisan siya as compared to MP. Nakita nga, naka-jungle emblem siya. Pero more than that, dahil mas mataas yung HP na meron siya. And Zone will go down as the first casualty dito sa ating laro. Alam mo na eh, kapag kami Johed, i-anticipate mo kasi talaga na manggugulo siya. True. At na-anticipate yun ng sobra ng Echo Proud. Oo, parang madali silang nakapag-prepare. Tapos, nagkaroon siya ng first blood. But then again, on the side of Omega Neos, medyo good thing to for MP The King. Kasi nakakapag-farm siya freely nang walang nanggugulong Akai. Tapos hindi siya masyadong nagugulo ni Zyda. In fact, level 3 na siya. Level 3 pa lang si Zyda, tapos level 4 na siya. But then maagang paggulo dito sa gold lane. Hindi na, at mukhang madedecimate siya dito. Pero pabuti lang hindi siya level 4. Kaso doon naman sa kabila, mas mauna pa palang tutumba yung ginak nila. Zyda will be able to take down West. Kaso nga lang dito, nagkakalmutan sila sa baba at mukhang binibasic attack na lang ni MP The King. But Zyda will survive. But KelVJ sumisisit. Aabot din siya. Aabot din pala, boss. Napapetrify pa si KelVJ doon. But then, a worth it grade coming from Omega Neos, knowing that napatay yung gold laner. Tapos ito, napubuok pa nila si JP. Tapos sila yung maagang makakapwesto sa turtle. Kumbaga sa turtle advantage, meron na agad sila. Pero ito, medyo magang skirmish. Grabe yung ginagawang aggression dito ni MP The King. Kanina pa talaga niya pinaparamdam na yung Roger JP! Kaya talaga ito ngayon. He will be able to take down JP. Wala na yung roamer dito ng Echo. Papasok na nga si James dito. It's a 1v2 pero nandoon pa naman yung retribution. At kinakailangan na niya maka-out dahil medyo makuna talaga si James. Curtizy with the last hit. Mapapatumba dito si MP The King. Okay, backings muna. Nakuha na yung turtle. Tapos medyo nasigpay si MP The King. An unfortunate. kasi knowing that siya yung Roger. But then again, given that, maganda pa rin yung rotations coming from Omega Neos kasi naaalagaan si Wes. In fact, meron siyang assist, no? Kaysa kay outplayed na namatay kanina pero hindi naka-assist. Tapos, hindi siya masyadong nagugulo. So, ang goal na lang talaga coming from Omega Neos ay to ensure na practice. Maganda yung magiging rotation nila tapos mapaprotektahan nila yung gold laner nila. Ang pinaka nakakatuwa rin dito si Zyda, literal na namumuhunan dun sa jungle emblem niya. Samantalang si MP The King, talagang gusto niyang pagkanahin yung killing spree. Patay siya ng patay. Kasi alam niya na dun siya makakakuha naman ng babalik na HP. At at the same time, doon magiging pinakagana nga itong Roger Jungle na pinapakita nila sa atin after quite some time. And surprisingly, sobrang nagiging ganda ng early game para sa side ng Omega Neos dahil talagang nararamdaman ng Echo Proud yung pressure na binibitaw nila with the rotations din na sobrang bilis na nanggagaling sa side ng Omega Neos. Kaya naman ngayon parang kinakailangan na magdoble ingat sila. Kasi katulad nung kanina or katulad ng ngayon na actually, tingnan mo naman, tatlong miyembro agad, mabuti na lang, wala si Outplayed dun. Totoo, napaback din siya kasi medyo nabawasan siya ni Wes, nag-shaman for si Wes. Tapos si Wes, grabe, malalagas na niya yung gold plating sa bot. Partida one-on-one pa sila niya na, ang lala ng mga pinapakita niya. Pero kasi, ganun talaga, parang on its nature, si Harith, medyo makakalamang talaga siya for Claude on the early stages of the game. Kasi kailangan ng item ng Claude para yun, makasabay siya sa palagan. Pero ito, si Sagit na medyo napalalim yata. Oo, napagamit na nga siya rito ng kanyang ultimate para makakuha ng extra shields at para maka-out at hindi na nga magiging successful pick-off yon para sa side ng Echo. Wala naman masyadong na-burn na spells pero ngayon mukhang may mababurn na heavy spin na makakaipit pa nga dito sa jungler ng Omega Neos. Mapapatumba na tuluyan si MP The King. Rap waves pa ang magiging kasunod na spell dito ni KelVJ. Pero tamang bawi lang onto JP. Buhay pa rin naman yung iba pang players ng Echo at grabe nga din yung nangyayari sa bot lane. Grabe, nakikipagmamaan si Wes ng one-on-one sa Claude. But then again, ito ha, chingika natin kanina na yung combination ng Curtizy na IMU kay KelVJ plus isang CC coming from JP ng heavy spin
galang-gana na at bongga na for the side of Echo. At yun yung pinatunayan nila in that Lord fight. Eh, Turtle fight rather. Ginamit pa nga nila mismo sa jungler ng Omega Neos, which was yung pinakamagandang pick-off siguro na pwede mong i-secure. Hindi mo nga gugustuhin na, or hindi mo i-expect na jungler agad yung mapapatumba mo kapag nagpo-poke ka pa lang just before the Turtle fight. Pero yun yung nagawang play doon ng Echo. Sobrang ganda ng kanilang paging pag-abang onto nga etong players ng Omega Neos. At mukhang ngayon, hindi na nga nila papalapitin pa etong players ng Omega Neos. Kasi yung Turtle rather, sobrang nakalista kanila. Pero etong si MP The King, susubukan pa rin makalapit. Pero si Zyda pa rin ang makakasecure with the retry. Bravest Fighter onto MP The King. Hahapulin talaga si Tito ng apat na miyembro. Decimate din para tuluyan na siyang patumbahin. At hindi na nga papalagpa ang ibang players ng Omega Neos. Grabe. Yeah, DJ, pinakikita niya talaga si MP The King. Parang dalawang beses nang ikot-ikot. Nasasara dyan si MP The King eh. Yung tatlong deaths niya dahil dyan sa mga magagandang ipit coming from JP. Uh-huh. So on the side of Omega Neos, kailangan nilang mabalance out itong nangyayari. Kasi kanina, sila yung may advantage, oo. But then ngayon, Echo proud, nakakabawi na. Pero ayan o, sibigyan pa nila o. Ang sakit-sakit na rin ngayon ni Wes, hindi kinakaya ni James kahit nasabihin pa natin na naka-bravest fighter form na siya on this lapu-lapu. Tamang clear na lang ang kinailangan niyang gawin or kinaya niyang gawin at that time dahil sobrang taas na ng damage dito ni West. Sabi mo nga, halos inuubos na niya yung energy shields netong si Outplayed kanina at mukhang ngayon si Zyda naman ang naiwan para dumipensa. Alam nila na walang Zaman Force. Pero si James Lee naman nandito sa baba at mukhang apat na miyembro ng Omega Neos ang nag-aabang sa kanila at yung target lang ng Omega Neos, Tore, wala nang iba. Grabe. Si Zone, he stands true to his name. Zone talaga ang ginagawa niya. Parang pumpesto lang siya doon para ma-awkward and lamapit si James. Uh-huh. Tapos ma-push lang ng Smart Omega Neos, which is good for them kasi nakakaroon sila ng extra space. And then, but then, yung Claude, medyo naiiwanan eh. Pero ito, conceal play coming from Echo Proud, mabibigyan ba si Zone? Oo, medyo natagalan siya doon sa pag-abang at mukhang mapapa-flicker out lang din naman. Wes, doon may iwasan yung rough waves na magagaling kay Curtizy na kinopia niya rin naman. At mukhang ngayon, sabi ng Omega Neos, tayo naman ang lalaban. Counter in kay sa kanila, pero napakaganda ng heavy spin. Gagamitan ng unstoppable force, pero yung damage nandoon pa rin. At nandito na nga yung ibang mga players ng Omega Neos, inilalaban talaga etong top lane natin. Pero mukhang sapat na sa kanila yung natanggal nila yung isa. Ikot-ikot lang. Parang dinedman na nila yung ikot-ikot lang. Kasi ang naipit, if I remember correctly, ay si MP The King. Pero naiwanan si Wes. So kahit naiwan si MP The King, may nagdi-dish out ng damage kay JP. Kaya medyo na-render useless yung ikot-ikot niya. And because of that, nagkaroon sila ng pick-off. Tapos ngayon, sila pa yung nakakuha ng turtle. Oo nga eh. Ang bilis mag-transition at umikot ng side ng Omega Neos. Kanina pa natin to nababanggit. Hindi man sobrang pumapabor sa kanila yung mga teamfights so far. Nagagawa naman nila na mabilisang makarecover at talagang mag-transition onto the next objective na gusto nilang i-secure. Pero mukhang dito may heavy spin na naman. Mapapalayo nga lang yata. Pero may flicker pa pala na naiiwan. At nandoon, medyo hindi nga lang nagkasundo. Pero Zaman Force, eto na yung counter-engage at yung counter-go. Mukhang mag-secure easy at isusunod na rin dito. At hindi na nila kakayanin pa sa double kill for West. At hindi yun yung gusto mo kasi yung Echo yung nauna dun. Grabe! Yung pangalan ni Outplayed, yun yung ginawa ni West sa side ng Echo Proud. In-outplay niya yung tatlong gang coming from Echo Proud. At parang sinabi niya na kaya ko kayong palagan kahit dalawa lang kami ni Zone. 2-1-2 na nga ang standing ngayon ni West. And hindi man natin nakikita yung gold, yung exact gold na meron sila ngayon, masasabi na natin na with just the amount of gold lead or yung gap na meron or nakikita natin nga sa ating mga scenes, na e-establish na talaga dito ng Omega Neos paunti-unti yung malaki ng palaking kalamangan na nasa kamay nila. And sabihin na natin na, oo, parang medyo naging over-aggressive during the early stages of the game. Etong sila MP The King. Parang eventually nagiging worth it siya kasi sa sobrang aggressive nila, sa sobrang gulo nila, sobrang dinidistract nila yung mga players ng side ng Echo Proud. Eh sabi naman, no, nung Arita, go! Tuloy nyo lang yan kasi lang ng abang ginagawa nyo yan, tignan nyo ako. Yeah. Nakakapag-farm ako at nalalamangan ko mag-isa yung katapat ko.
Ang galing. Ang galing kasi alam nila na nasa Harith yung upper hand. So kahit hindi nila ikutan ng ikutan yung gold lane nila, alam nila na hindi siya talo at nasa kanila yung strong lane. Ngayon, because of that, ang ginagawa nila, dinidisrupt na lang nila yung jungling pattern ng kanilang kalaban. Tapos iniiwan na mag-react na lang yung mga yun. Mm-hmm. Tapos ito rin yung sinasabi kanina ni Joshi na kailangan mag-beware ng Echo Proud sa mga exotic pick ng Omega. Kasi ngayon, yung Joehead, di ba, hindi na rin natin masyadong nakikita yan. Sa MDL lang ulit natin nakita yan eh. Medyo naiiwanan silang nagre-react lang sa ginagawa ng Joehead ni Zone. Mm-hmm. Parang nazo-zone sila ni Zone, pero wala silang nagagawa pang Zone kay Zone. Okay, yun ah. Naano ko, yun yung na-anticipate ko. Kasi talagang yun naman yung nakikita rin natin so far. Or kung hindi man nauuna nga etong si Zone, siya naman yung nag-aabang. Yeah. And yung ultimo pag-abang lang niya, napakalaking bagay na doon eh. Kasi napoprovide na niya yung information para sa, let's say, gold laner nila or iba pang mga members nila na, oh, nandito sila, na alam ko kung nasan sila. Kaya hindi natin kailangan masyadong mag-panic din or mag-react or mag-alala. Isipin na lang natin kung saan tayo susunod pupunta. And for the most part, yun yung nagiging laruan talaga dito ng Omega Neos. Kaya naman, sobrang nagagawa nilang mapunta pa din sa pabor nila yung laro. Kahit na individually, yung standings nila, hindi rin sobrang ganda kung titignan mo. And as for Echo Proud naman, kinakailangan nila na yun nga, hindi sobra talagang mag-react or talagang magpagulat. Kasi nakakagulat naman na talaga eh, yung lineup pa lang mismo ng Omega Neos. And maging yung mismong gameplay nila, nakakagulat kung paano nila pinupull off yung composition na meron sila dito. Yung unique composition in itself na meron sila. Kaya naman ngayon, parang kinakailangan na mag-regroup talaga ang side ng Echo Proud. And isipin na hindi naman na bago sa atin yung mga picks na to. Eh. Hindi naman na bago sa atin yung playstyle na i-expect natin sa composition na to. Hindi man siya parte ng meta natin ngayon. Naging parte siya ng meta natin noon. So parang, alam mo naman, sabi naman na natin, ang tagal-tagal na dito na nasa MLB be seen ng mga players din sa side ng Echo Proud. They come from various teams and yung experience nila nandoon na rin talaga. Kaya naman, alam ko na dito pwedeng-pwede nilang gamitin yung experience na yon at magbabalik na tayo agad sa Land of Dawn. Pero yun nga, no? Yung Echo Proud, kahit medyo nalulugi sila ngayon, kampante ako eh. Chinika natin kanina to eh. MPL team caliber tong Echo Proud. At if I remember correctly, may isang team ngayon na Echo Proud yung pinaka-inaabangang makalaban. Hindi na muna natin pwedeng ichika kung anong team. Pero yon, excited na sila makipag-shampooan sa Echo Proud. Pero on the side of, ano, ito na nga, Echo, medyo nag-engage, napalalim yata si Daddy JP. Ayun na nga, at nilalaban na talaga ni West dito ang kanyang Zaman Force. Mapapa-out na ng tuluyan ang side ng Echo at mukhang ma-open na sa kanila ng tuluyan etong Torres sa bandang gitna. Pero yung Blazing Duet, kinasana para ma-clear yung minions at busid isa-isa yung HP ng mga players ng Omega. At mukhang kinakailangan na nilang mag-out bahagya. Pero nandyan naman si MP na Ink, pinagtakalmot na nga sila. It's a double kill for him. At mag-disengage na muna. Nakuha na ng Omega Neos yung gusto nila. Uy! Okay, ang bongga ha! May nakita ka. Kahit walang... May turtle buff yung Echo Proud. Pero si Zyda, naka-inspire pala. Oo. Hindi pala naka-retribution. Okay, akala ko na malikmata lang ako kanina, pero inspire nga talaga itong nakikita natin sa ating screens ngayon. Walang retry holder para sa side ng Echo Proud. Instead, naka-Demon Slayer emblem si Zyda, pero wala siyang retribution. Naka-inspire lang siya. So, yung objective takes, yung mga crucial na mga objectives, kaya pala kanina, sobrang nag-group together talaga ang Echo. Talagang ginagawa nila yung best nila na magsama-sama para ma-secure yung mga ganong objectives. Kasi kailangan eh, wala pala silang retribution. Pick-off ang magsasalba sa kanila dyan. Tapos i-ensure na yung jungler ng kalaban ay mauunang ma-die kaysa itong si Zyda. Kasi wala silang retribution, so mahirapan talaga silang makipag-retry battle. So ang gagawin nila, ipupull yung objective near them, neutral objective. Tapos ito turn kapag pumalag itong side ng Omega Neos. But then again, feeling ko conscious yung Omega Neos sa fact na ito eh. Kaya hindi din sila masyadong, kumbaga, nagpapabait. Kasi alam nila na kapag pumalag sila ng very slight, kayang i-turn ng Echo Proud yung
ginagawa nila sa kanila kasi wala nga silang entry holder. Yun na nga, kaya nagdodoble ingat na lang sila ngayon at mukhang yung Omega Neos ready for the engage. Unstoppable force ginamit na doon. Merong mag-e-ejector na isa pero yung heavy spin lang naman din yung pansagot nila at mukhang may mahatak under the turret. Kaso nga lang nandoon yung rough waves. Napakasakit na rito. It's a double kill na rin para dito kay West at mukhang isa-isa na rin nawawala yung mga players dito ng Echo Proud. That is three players down. It's a triple kill para dito kay West. Samahan mo pa ng inhibitor turret. Dalawa na lang ang dumedepensa. Pero okay, backings muna tayo. Sobrang ganda nun ha for Smart Omega Neos considering the first lord. Naubos agad nila yung inner tower ng top side. Ngayon, malaking space yun coming from them. Tapos nagkaroon na ng energy eruption. Nagkaroon na ng pagsabog itong mid and bot lane. Kaya naman, magiging madali na sa kanila for them should they decide to, kumbaga parang isagad na yung bot lane and mid lane. Pero again, feeling ko kasi sobrang disiplinado ng Omega Neos ngayon at alam nila na nasa kanila yung upper hand na going back to Joshy Cakes' keys to victory, no? Masyadong kailangang mag-ingat ng both teams na to sa closeouts. Kailangan hindi sila maging impatient, kailangan hindi sila maunguna, kailangan hindi sila maging, kumbaga parang gumawa ng rash decision, pero ito conceal play coming from Omega Neos. Sila na nga yung mauna rito. Tingnan mo naman, in-ejector tapos in-onward. Walang galawan talaga para kay Curtizzi doon. Hindi na niya kinayang mag-out kahit panabihin natin na kahit pa mag-taboots daw siya or kahit pa na may purify siya at that moment, literal na sunod-sunod na crowd control yung ginamit sa kanya. At ngayon, that's one member down para sa side ng Echo Proud. Kinakailangan nilang mag-ingat ngayon dahil meron na lang tayong 15 seconds bago yung susunod na Lord at napaka-risky nito kung iko-contest ng Echo knowing nga na sinabi natin kanina, wala silang retribution. Oo, kaya naman ang kailangan nilang gawin at ang maganda nilang gawin dyan ay kumbaga, kailangan nilang i-peel off yung mga kalaban nila. Kailangan nilang i-stop itong Lord na to from happening. Kasi kapag nagtuloy-tuloy ito, madali nang ma-end ng Omega Neos ito. And to do that, kailangan ng magandang engage. But then again, parang sabi nila, masyadong risk kung ipipilit natin. Oo. Late game naman eh. Late game potential yung side ng Echo Proud. Kasi they have outplayed in the Claude. Yep. They have Valentina, Curtizzi. Kumbaga kahit pa paano, may wave clear pa rin on their side. Now, what they need to do ay yung ginawa nila ngayon. Isa-shove nila yung bot tsaka yung mid para yung flow ng minion hindi sasabay. But then again, alam ng Omega Neos na yun yung gagawin nila. Ayan na eh. Sinabay na rin nila eh. Sabi nila, kung yan yung plano nyo, hindi namin hahayaan na masunod yun. Tingnan mo naman, pinagsabay-sabay talaga nila ngayon at meron na naman conceal play si Johed. Kinakabahan na tayo para kay Zone pero tinutunaw siya pa unti-unti rito ni Outlaid kaso nga pa BMI out lang din. Sumasakit na nga si Outlaid, sabi mo dito na eto yung late game potential nila pero nandyan na rin naman si West, nagzaman force na dito sa gitna. Andyan na rin yung heavy spin. Ginamit onto MP the King. Hindi na mabubuhay pa dahil nahatak siya ng sobra. Kaso nga lang, tingnan mo naman, may immortality na mapapop at yung Lord din naman ay mapapatumba na rin ang tuluyan. Magdi-disengage na Omega Neos. Commendable defense coming in from Echo. Ang ganda ng ginagawa ng Echo Proud ngayon. Nag-free hit lang talaga si Outplayed. Tapos alam niya kung kailan siya papasok. Kanina, na-mention natin to kanina during the drafting phase na kailangan niyang maging cautious. Kasi merong onward at merong earth shatter itong si Sagitnu. Ngayon, kung magiging rush sa pagpasok, eh, walang mangyayari eh. Ang mangyayari lang, makakancel agad yung Blazing Duet niya. Eh, isa yun sa mga main damage ng Echo Proud right now knowing that wala silang retribution, tapos nahihirapan pumasok yung mga kuponan nila. Kailangan niyang maging cautious at kailangan niyang mag-free hit as much as he could. Tignan mo, malarapit na rin siyang maka-full build. Uh-huh. I think Malefic Roar na lang yung kulang niya para makipagsabakan sabayan sa mga kalaban niya. But then again, we will see how this goes when eto na, yung next Lord is up. Kurt KLVJ nakapwesto sa bot. At bukod pa sa sobrang ingat ni Outplay, yung build niya, literal na kaya niya na mabuhay or mag-survive. Kahit nasabihin nating buhusan siya ng full combo ni KLVJ or talagang masayawan siya dito ni West or habulin man ni MP The King kasi kompleto siya with the tough boots. Meron din siyang Athena's Shield at meron din siyang hinahawakang na wind chant. So parang ready siya sa kahit anong pwedeng gulat place na gawin dito ng Omega Neos. At yun din kasi yung sobrang panghahawakan talaga ngayon ng Echo Proud. Bawal na mawala si Outplay.
plate ngayon dahil siya yung magiging pantunaw at siya yung magiging damage nila, especially considering na we have almost or less than 25 seconds bago nga lumabas yung ating susunod na Lord. At kahit nasabi na natin gumamit na naman ng Magic Sentry dito ang Echo, hindi pwedeng yun na lang yun eh. Kinakailangan sila na rin mismo pumuesto, maging ayun, aggressive. Sa at eto na nga yung magiging aggressive play na magagaling sa kanila. Sa gitno rito, mawawala na ng immortality pero lalangoy lang din naman sa gitna. Etong si KLDJ, magagamit na nga ba niya yung kanyang Rough Waves. Napakaraming low on HP. Sumasayaw na rin dito si West. Kaso nga lang, ang unang tutupa ay siya pa nga pala. At isusunod na lang dito ni Sagito si Nakertizid sa triple kill for him at mukhang kinakailangan na nilang tumakbo dahil dalawang miyembro na lang na naman ang naiwan dito, Antianara. Kakaibang ganda na sana nung engage coming from Echo. Maganda na sanang isusubukan nilang i-pick off. Pero ito, i-flick rejector. At meron pa on hard at earth shatter. Wala na namang galawan dito. Andyan na rin yung attempt ni JP na dumepensa. Pero sabi ng Omega Neos, wala na. Tatapusin na namin ang laban na ito. It's 1-0 for Omega Neos. Kakaibang showing coming from Omega Neos. Once again, ipinakita sa atin ng Omega Neos na comfort over meta sila right now. With the Jawhead and with that Roger picks, sobrang naging beneficial for them. And natulungan nila yung mga sarili nila na, kumbaga, panghawakan yung lead na meron sila in the early stages of the match. Kahit relatively ha, yung isang Roger snowball dependent eh. So kahit hindi siya nakapag-snowball ng maayos, kahit probably 2-0, 3-0 in the early matches, dahil nga, madali silang nakapanggugulo, kaya pala kanina, nanggugulo sila ng gugulo. Kasi walang retreat. Mahirap pa naman talaga. Ano magagawa mo kung wala kang retribution tapos ginugulo ka ng kalaban? Sabi nila, no, tinanggal namin yung lahat ng pwedeng panggulong roamer, yung kadya, yung hindi. Alam namin kung gaano kahirap na guluhin na may retry. Eh, paano pa ngayon na wala ka retry? Siyempre, guguloy na namin dahil kami mismo alam namin yung threat. Alam namin kung gaano kahirap. Kaya kinapitalize nga nila yung knowledge na yon at yung opportunity or yung window of opportunity na nakita nga nila with the kind of composition and with the lack of retribution nandan doon sa side ng Echo Proud. Kaya naman, coming into yung next match natin, hindi na ako magtataha. Most likely ngayon, for sure may makikita na tayo na retry holder naman para sa side. Oo naman. At saka parang despite not having that retry holder for the side of Echo Proud, ang ganda ng pinakita nila ha. Yung ginagawa ni Daddy JP kung saan nagfi-flicker heavy spin siya para maprotektahan yung Claude. Ang ganda ng thought, kumbaga. Ngayon kung what more kung meron silang retry holder na makakapag-ensure na kaya na lang makipag-shampuhan at makipag-bakbakan sa early game, di ba? Kumbaga, kung caring-caring nilang makipaglaban ng walang retry holder, what more kung meron pa? But then again, para mas marinig natin ang more details at himayin ng mga nangyari in that game, let's throw it to Joshy Cakes. Maraming salamat, Antianara at Brigida. Serye ng in-game adjustments ang ipinakita ng dalawang kupunan. Pero Smart Omega Neos ang nakalamang at nakauna dito sa serye na to. Nakita natin, draft pa lang yung idea ng Smart Omega Neos na damihan ng damihan yung crowd control heroes na meron sila. Nandiyan ang Edith, nandiyan ang Jawhead, and even the Karita. At hindi lang yon, pinakahawakan nila yung third keys to victory natin, which is speed plus precision is equal to success. Sobrang bilis na nakikita natin na rotation. Well, in fact, napansin nga din ng ating mga casters na parang tila yata nagmamadali itong Smart Omega, sapagkat nung early game, gusto talaga nila na mag-pop off ang isang Roger ni MP The King. Ginulat na naman tayo ni Coach Imba DJ with this specific pick. Kaya naman, yun yung plano sana ng Smart Omega Neos. Pero ang adjustment ng Echo Proud, even though wala silang retry holder, yung ginagawa ni Daddy JP na pag-zone, yung pagmamalalim niya. In fact, nakakuha pa nga sila ng isang turtle after that specific situation. And hindi lang yon, kailangan nilang pigilan yung Roger at si Daddy JP yung naging key factor doon. But eto na naman yung adjustment from Smart Omega Neos. Parang sabi nila, sige, kunin natin yung init. Kunin natin yung rotation ng Echo Proud na atin lang.
kay MP Daking lang papunta, kaya naman nabigyan ng space itong si Wes at nakapag-scale up doon sa gold lane. At siya yung pinanggalingan ng damage coming into the mid game up to the late game ng ating laban. And as we try to look sa mavup ng ating laban, kumbaga babasahin mo yan ng mavup lang eh. Tingnan natin dito sa ating laban. I believe, ano naman eh, clear naman na makikita natin na itong si, of course, si West with the Harith. Nabanggit ko nga na ito yung ginawang adjustment ng side ng Smart Omega Neos. Okay, sige, since nasa atin yung init, hayaan nyo si West na mag-farm. Hayaan nyo si West na mag-scale. With a 75% match kill participation, napakataas nito para sa isang gold lane. And look at that, a 722 gold per minute na alam nila na kapag tumagal yung laban, somehow, napupunta ito sa panig ng Smart Omega Neos. And as we look on our highlights ng ating game number one, early game pa lang, sabi ng Smart Omega Neos dito, okay, kailangan nating subukan na mag-snowball etong si MP The King with the Roger. Kasi yun naman talagang gusto ng isang Roger eh. Early items, early wind talker, early DHS, and yung rotation, nakafocus agad sila actually doon sa gold lane para pigilan yung both na scaling heroes. And Kelvin J is doing what he does best. Kumbaga yung mga surprise eh, speed and precision, doon nakatuon ng pansin ang Smart Omega Neos. We have come to a point in time na yung mga crowd control coming in from Edith, coming in from Jawhead, coming in from Kadita, hindi na ma-handle ng side ng Echo Proud. Kaya naman, ang ganda sana eh, nung pinakita ni Daddy JP na Akai, kasi added protection sa Claude, doon sa crowd control ng Edith and ng Jawhead, kaya niyang makatakas. And at the same time, ano eh, anti-Harith dance eh. Pero hindi nila nabigyang pansin na itong Harith ni Wes eh, nagpa-pop off na at the very early 8 minutes of the game. Kumbaga sobrang aga nito for a Harith to be online. And look at this, alam nila na yung kalakasan nila eh, magre-rely doon sa mga objective team fights, doon sa mga objective takedowns. Kaya naman, ang Smart Omega Neos dito, alam nila kung saan sila mananalo. Alam nila yung win condition nila. And that is the way para kunin ang game number one ng serya nito. If they can continue this dito sa ating game number two, might as well makakita nga tayo ng swift victory. Pero, knowing Echo Proud, I mean, Echo Proud came from the Echo Management, MTL caliber din itong mga players na to. So, excited ako makita kung paano magpa-pan out itong ating serye. Kasi, ano eh, parang wala lang retry kanina eh. Sabi nga nila Brigida and Auntie Anara, kapag siguro may retry, baka hindi naging ganon yung kinalabasan ng ating laban. And kamustahin natin ang ating mga casters dyan sa baba. Auntie Anara, Brigida! Joshy Cakes! Kamusta ka naman dyan? Okay lang, masaya kasi nakakit ulit ako. Alam mo. Boss, may tanong ako, paano ka nakakit dyan? Eh, gamit yung hagdan dyan. O, diba? Madali lang. Madali lang. Pero, alam mo, para tayong ano yung sinabi mo kanina, nasa LRT? Yun nga eh, tatanungan natin kay Joshy Cakes. Kasi siya yung umakyat, so mas may access siya doon. Hindi. Anong stasyon ba tayo ngayon? Feeling ko Arpapa eh. LRT Line 1. Alam mo, kanina kadabanggit nyo ng Earth Shatter. Parang dumadagundong din, sumasamay kasi yung train eh. Ganun ba? Medyo nakakatakot nga eh, medyo scary eh. Nararamdaman mo? Nararamdaman ko yung kabog eh. And yung kabog ng dibdib ng mga players natin. Tingin nyo, kinakabahan ba ito? Mukha. Pati yung fans. Kinakabahan na yan. Ayun din feeling ko eh. Kinakailangan kasi para lalo na sa fans ng Echo Proud na ibigay na nila lahat ng suporta nila ngayon para makarating tayo ng game number 3. Kumbaga, ang daming pwede pang mangyari dito sa serye na to. And kayo na mismo nagsabi na hindi rin kayo sure. Ayan, kung 2-0 ba o 2-1, pero mukhang sige, kayo na muna ulit.